Usapang balik eskwela po tayo mga mommies and daddies at syempre dun sa mga estudyante. Nako, sakit sa ulo syempre at bulsa ho yung gastos ngayong magpapasukan. Pero hindi naman ho kailangan bili tayo ng bili dahil may mga paraan naman para makatipid. Tulad na lang ho ng ibabahagi nating tips pagdating naman sa pagko-cover ng mga libro. At ituturo po sa atin yan ni Shen Herlega. Siya po ang ating do-it-yourself expert. Good morning, Shen. Magandang umaga sa inyong lahat. Yes, okay, Shen. Para dun sa kaalaman, ano bang po pwede nating alternative, no? Dun sa mahal na mga pambalot. Yeah, pwede tayong gumamit ng tarpaulin, yung mga lumang tarpaulin sa bahay. Okay, katulad nito, tarpaulin. Pwede yan, lalong-lalo na, di ba, katatapos ng kampanya. Yung mga tinatapon, o yan, gamitin natin, gamitin maging natin useful. Yan. Pwede rin tayong gumamit ng mga retaso. Yes. Or yung mga clothes na hindi na ginamit, pwede natin yan ipambalot din sa libro. Yon. Okay, and very interesting, yung ginagawang pambalot ni Pia, no? Yung mga paper or plastic bags pa pwede rin palang gamitin. Wow, Pia, ang ganda. Pakita natin, Pia, ayan. Ginamit yung part na may handle. Yeah. Tama, tama. So, ginagay kayo ilalim. So, okay. Yung... so, ito, maganda rin naman. Maganda rin, Mikael. O, tela, mga paper or plastic bag, o kaya naman, eh, yung mga tarpaulina. Very unusual, no? Paper bag. Oo. So, ginamit natin yung pasok. Magkano ang matitipid kapag gumastos tayo, syempre, ng yung mga usual na nakikita lang natin sa bahay? Mas makakatibig tayo ng 100 plus kasi ang mga gift wrap cost 50 pesos. Right, oo. So, huwag itatapon. Lalong-lalo na yung mga ganitong po pwede pa naman akala natin po na hindi na magiging useful po. Pwede pa palang panggamit, no? Doon sa ating pambalot. Pwede. Pero ano ang mga pwede natin gawin? Okay, yung iba panggamit, pwede pala natin siyang gawing pang-dekorasyon. Oo, yung mga botones. Okay, lagyan ng mga botones. Excuse ha, lalagyan ko lang ng botones. Ito ang ginagawa ni Mikael. Ayan, yung mga ganyan, no? Flowers. Ayan, ito style ni Mikael. Ayan kanina. Naman pala. Ayan, ito kanina may time siya. So, nabuo niya. Okay, ayan. So, just be creative. Ayan. So, pattern making of basic ladies here. Kaya hindi kaya talaga yan. Kailangan ayusin ang nasa loob, ha? Okay, so hindi lang ho basta mga tela. Yung mga kahit ano makikita ho natin na po pwede nating pang decorate, eh po pwede nating magamit. Katulad nito, ginawa mo to? Ang galing. So, we can be very creative, ano? Pwede, pwedeng-pwede yan, ano? So, magiging bonding time pa ito between the mommy and the kid, no? Or the kids na pa pwedeng habang hong ginagawa ninyo, eh maging bonding time pa rin. Ang gaganda. So, ito ho eh, lahat po pwede nating makita sa ating tahanan, kaya walang gastos na extra. So, thank you very much, Shen Herlega, ang ating do-it-yourself expert. Kaya mga kapuso ha, subukan niyo ho yung cute at napakadali na mga book covers na po pwede nating magawa lang sa bahay. Unique na ang gamit po ng mga ating anak, ano? Hindi pa tayo gagastos ng malaki, ha? Thank you very much again. Oh, gagaling niyo, ha? Magbabalik po ang unang hirit. Diet.